Yon! Welcome back mga Pops! Eto pa, siya ba ang pinaka-aabangan kong player ng Lakers na hindi pa nakakapaglaro eh? Tama kayo na narinig mga Pops, hindi pa nakakapaglaro ang player na ito para sa Lakers ngayong season. Eh wala niya mo, Jared Dillinger na yan eh, este Jared Vanderbilt na yan eh. Ang sibag nito sa defense eh, at hustle player pa. Aba, eh, mas lalong kakabahan ng Baby Bra Warriors at ang iba pang team pag naglaro na tong si Jared Blue and Green. Eh kahit nga si Lolo Bron, tuwan-tuwa pag nasa court to eh. Eh ngayon, babagitin ko ang update kung kailan pa makakabalik to si Jared Blue and Green para makapaglaro na sa Lakers. Pero bago yan mga Pops, ang Lakers ngayon ay 3-0 na sa kanilang kampanya sa in-season tournament. Grabe eh no! Wala pang talo ang Los Angeles Lakers in-season tournament. Aba, mukhang road to championship ang Lakers in-season tournament ah. Samantala naman mga Pops, ang standings ng East at West ay talagang napakaganda din. Bakbakan kung bakbakan. Number 1 sa East ang napakalakas naman na Boston Celtics. Sinusundan niya ng Sixers, Bucks at Heat. Samantalang sa West naman, aba! Number 1 na ang Minnesota Timberwolves. Akala ko Nuggets pa rin na number 1. Timberwolves na pala mga Pops. At syempre, pangalwa dyan ang Denver Nuggets. Pangatlo ang team ng mga batang amog, Thunder. At pang-apat ang Dallas Mavericks. Ang Lakers natin pang-anim. Puti na lang pang-anim no? Di katulad nung iba dyan. Yung iba 7-8 ang standing eh, pang-sampo sa standing. Awit, kawawa naman no? Eh yan na mga Pops, intindi na lang natin, ganun talaga eh. 7-8 sa standing eh, kawawa naman. O teka, yung papagod vibes natin, baka makalimutan. So, eto na yung Pops, nandito kung nakasubscribe mo itong channel natin, pasubscribe pa ito ng iba eh. At eto na nga, si Jared Vanderbilt ay na-clear to play na ng Lakers. Kumbaga, pwede na siya magbalik sa laro sa mga training at practices lang. Si Jared Blue and Green kasi ay na-injury sa left heel bursitis. Di ko alam yan mga Pops ha, yan lang ang sabi dito, left heel bursitis. Sa mga nakakaalam, comment nyo dyan sa baba. Pero na-clear to play na nga siya ng Lakers at pwede na siya mag-training at practice. Pero ang pagbabalik niya sa mismong official game ay uncertain pa. Kumbaga di pa sigurado, pero nakalagay din doon na sooner ay makakabalik na daw ito. Ibig sabihin, lalapit na ang pagbabalik ng demonyong to, no? Hanap naman kasi sa depensa itong Jared Blue and Green na to eh. Oh, ito yung stats niya noong last season para sa Lakers. Noong last season niya sa Lakers, ay naglaro siya lang halos averaging niya 24 minutes. At umambag siya doon ng 7.4 points, may kasabang 6.7 rebounds at 1.6 assists. At syempre, credit din natin yung napakaganda depensa ni Jared Blue and Green. Halos full court, naka-pressure yan eh, no? Eh, power forward yan si Jared Blue and Green. Ang laking dumidepensa sa'yo at napakaganda ng mobility niya. Kahit guardia, kaya niya depensa ni kahit power forward ang position niya. At bukod pa nga doon, ang lakas din rumibound nito at yung hustle niya di matatawaran eh. At yung energy na binibring niya sa Lakers team, eh hindi talaga matatawaran, di ba? So, ang ina-expect ko kay Jared Blue and Green pag nagbalik to sa Lakers, mas lalong lalakas yung Lakers eh. Ngayon nga eh, talaga naglalaban na Lakers, di ba? 8-6 sa standing. Eh lalo na pag nakompleto pa sila, bumalik si Jared Blue and Green. Eh wala na, yari na ang Baby Bra Warriors, di ba? Baka kumalailat na lalo sa standing yun, imbis sa pang 10 lang, baka mamaya pang 15 na yun eh.